Nanay ko mo-order ng koi. Siguro ano to, para siyang milk tea, ganyan. So, milk tea ng Hong Kong. Order siya. Nandito kami ngayon sa Jordan Street, guys. So, mag-ikot-ikot muna kami kasi 3 o'clock pa yung aming Airbnb. Bago kami papasukin. So, maghahanap muna kami ng pang-lunch namin. Ikot-ikot kami dito. Medyo masakit na ulo ko kasi wala pang tulog eh. Pero ayan, ito yung first day namin. Ganito ang sitwasyon. Medyo maraming tao. Tahimik naman. Hindi naman magulo. And lakad-lakad lang talaga. Ayan, daddy, pagod na rin. Dito may mga bakery, guys. So, pwede kaming bumili dyan. Almusal. So, yan ang place, guys. Talagang maliit lang kanto. Park-park din dyan ang mga kotse. Ayan. Tapos ito mga kainan. Naghahanap kami ng kainan. Mali-maliit lang yung mga stall nila, guys. Ayan. So, doon may McDo. Kami ngayon, guys, ng McDo. Mga bata, hindi magkasundo-sundo. Ayaw nila ng mga noodles. More on ano eh. Mga restaurant dito, more on noodles. Pika-pika lang. Hindi sila yung may rice-rice. So, ito, nagkaturuan lahat sa McDo. Ang liin. First meal nila, guys, McDo. Walang kamatayang McDo. Kasi walang mahanap na kanin. So, ito sa akin, guys. Tikman natin kung hindi na lasa. Kaya sa rin, yung McChicken. So, kain muna kami, guys. Alas 3 na, guys, makakapasok na kami sa guest house kasi so, pinakikusapan namin alas 2 na baka pwede na kami pumasok. Hindi pala, automatic lang na ibibigay sa amin yung password. Tapos pag 3, mag-o-open na yung guest house. So walang tao doon. Password lang ibibigay para may pindot namin doon. So naglipot-lipot muna kami. And nakabili ako ng tinapay. Naka $63 ako. So 400 something yung ginastos ko dito sa mga tinapay. So, tikman natin mamaya kung masarap to, guys. Kasi parang kasasarap nila, ang babango. So, kainin natin to mamaya. Yung sister ko, dito siya sa Shamrock Hotel. Siya naka-check-in kami kasi. Naka-check-in kami sa guest house. Para sama-sama kami ng mother ko. Kumbaga, mas malaki yung family, bahay talaga. Ganun ang peg. Ayun. So, ato sila nakaupo. Siguro sa mga susunod na araw, puntahan natin yung kwarto niya, i-check natin yung hotel, kung magkano, and ano ba yung itsura, para magkaroon na kayo ng idea, tapos i-compare natin yung guest house or Airbnb, kung magkano yung gano'n. So, tagang pagod na kami, makamamaya,
maghahapunan na, kakain lang uli, tapos papahinga. Bukas ang pinakapasyal, Disneyland, ang ano namin, ang Toka. So, maraming Sasa dito, yung pa isa pa yun, parang Watsons, maraming Watsons din dito, tapos yung mga Sasa, mga makeup pa, bango, ayan. Pupuntahan natin sila bukas, titingin-tingin tayo kung anong mabibili. So, may mga ibang item na medyo mura ko nakita compare sa Philippines. Yun yung mga bibilihin ko, yung mga mas mura dito. So, ito yung flaky egg pie nila. Egg tart, guys. So, tikman natin, guys, kung masarap ba talaga siya. Kasi ito yung lagi ko nakikita sa mga vlogs ng Hong Kong na tinitikman nila kung okay ba talaga. So, tikman natin. Melt in it pa. Masarap. Flaky nga siya. Tapos yung pinaka-custard niya. Lasang egg nga. Napaka-creamy, guys. Ayan. $6 to. So, compute nyo sa 7. Parang siyang egg pie. Ganun. Pero mas masarap. Tama lang yung tamis niya. Kain, guys! Ano yan, paakit na kami sa aming guest house. Hey, guest tour ko kayo, guys! Yeah, pagpasok ng pinto, guys, ito yung CR. Maliit lang yung lababo natin. Ito yung pinaka-inidoro. Ito naman yung liguan. Pwede na. Pang isang taong maliit lang. Malinis-linis naman. So, ito na yan, guys. Ito na yung view, sala, aircon, ref. May lutuan ka, may labahan. Ito yung kainan mo. Kasi ito yung isang kwarto. Double deck siya. Ito, isang kwarto dito. Single bed. Tapos may view tayo dyan. Tapos dito may CR uli. Nathan. Tapos ito, isang ayan. Double deck tsaka aircon. Ayan, balcony uli. So, ito yung aking outfit, guys. Ayan. Hi, guys. Baba muna kami. Nag-ikot-ikot kasi ano na. Ano oras na ba, baba? I think 5. Ayan. Kasi wala na siguro power mamaya mag-ikot-ikot pa. So, ngayon kami nag-ikot-ikot. Tapos, pag-uwi, grocery lang kami. Tapos pag-uwi, kain na. Tapos tulog na. Tapos tulog na para bukas. Disneyland! Guys, supermarket ng Hong Kong.
umiikot lang kami. Nahanap kami ng mga local food or night market nila, ayan. Pero wala pa. Ikot lang ako. Tubos lang namin yung araw namin kasi mamaya, ano na talaga, tulog. Pahinga na lang, tapos bukas ang gala-gala. Ang nakakano lang dito, medyo masusungit ang mga ano, mga tao. Nakakatakot na. Yung sungit nila, nakakatakot. Madalas silang sumigaw. Madalas silang mag ano, dabog. Kulang na lang guys, ano, magwala sila. Pero hanap namin ano, street food. Hanap kami ng street food ni Bunso. Sana may mahanap kami. Ito yung mga ano nila, oh. Ito yung parang local market nila or kainan siguro. Ayan, may mga seafoods, paluto, mga paluto sa gilid. So ito yung mga locals kung tawagin, di ba? Ayan, kung gusto mong ayan o, oh. Ayan, ito yung seafood naman nila. Ayan. Paluto guys. Seafood market. Pero parang tapos na sila. Parang naglilinis. So ito may mga chunky-chunky. So ito nakita natin ito sa Divisoria guys. Ayan guys, so mga building ng Hong Kong. Hindi sila yung bahay-bahay. More on ano sila, condo. Yan, sa gabi daw ito mas maganda kasi mas maliwanag. Oy, aha. Ana, oy, aha. Kaya pa, oy. Mama, nagluluto siya, guys. Luluto sila. Siniwan namin si Nathan. Binalik na namin siya sa bahay. Mama, katulog na siya kasi inaantok na siya. Kami. Magano kami? Titingin kami ng street food. And may gusto akong tikman na ano na parang ano nila, fruit juice or milk tea, ganun. Kasi egg tart nila, natikman ko na. And so, yummy! Pasado! Papatikim ko kay Bunso. Diba? Lagi ko napapanood yun sa mga vlogs na sarap-sarap daw noon. So, natikman ko na. Okay na? So, maghahanti kami ni Bunso ng parang night market or street foods ng mga locals. So, try natin makahanap.